Ito ang aking in-steam na cauliflower. Ito ang magiging rice. So, replacement with rice. Healthy siya. So, gagawin ko lang siya mamayang mash. And today, magigisa lang tayo ng ginisang kalabasa. Ayan, with ito, yung bok choy. And hahaluan lang natin siya ng konting mamoy. So, sorry sa mga kapatid natin dyan, kawaiti natin na hindi kumakain ito. Ayan, so, ayan. So, ganun lang ang ating healthy eating for today. Ginisa lang na kalabasa. And again, ang ating replacement sa rice ay ang ating cauliflower na imamash natin. Papa golden brown lang natin to, guys. Ayan. Sa pamamagitan kasi yung pagpapa golden brown na yan. So, yung mga taba-taba na yan is mababawasan. So, may isang technique din. Ang gagawin nyo is pakukuluan nyo muna to. Pag kumulo na siya, hayaan natin siyang lumabas yung sarili niyang oil. Yung kanyang oil dyan sa taba niya. So, yun na rin yung ipanggigisa. So, depende po sa way na gusto nyo. So, again, pasintabi po sa mga hindi po kumakain ng mamoy. So, ako din naman, bihira din na kumain ito. So, ang ginagawa ko is, ginigisa ko talaga siya with gulay. So, habang nagigisa tayo, guys, pwede na natin isabay itong ating cauliflower. So, ang ginawa ko dito is, in-steam ko lang siya. And then, imamash-mash lang natin siya. Okay, so, hanggang mag small ano na siya, fine siya, para na siyang rice. So, may ginagawa din ako dito, yung sinishred ko siya ng maninipis, tapos ginagawa ko siyang fried rice. So, depende. So, ngayon, in-steam ko muna siya, dahil yung niluluto ko ay naginisa is may oil. So, ayan na guys, mash na siya. So, meron na tayong rice. Replacement sa normal white rice. So, pag golden brown na siya, so, depende sa preference nyo ng luto. So, ayan, at crunchy-crunchy siya. Pwede na natin ilagay yung ating kalabasa. So, ito yung ginagawa ko. Isasama ko din muna siya sa parang ipa-fry ng konti para may touch of crunchiness before natin siya lalagyan ng oyster sauce. Actually, ang ilalagay ko dito, guys. So, ito ang ilalagay ko dyan. Pero hindi naman ako nag-aasin na. So, little of oyster sauce lang. Lagyan ko na siya ng oyster sauce and then yung water. So, yan na siya. Boil lang natin siya hanggang lumambot yung ating kalabasa. And then, pag hahaunin na siya, saka ko ilalagay yung ating bok choy.